Hi guys, good morning. This is Alwell from PH Cyber Units. We're going to talk about phishing attacks. So yesterday, I was able to watch this CNN Live Philippines, the update of Cabinet Secretary Carlo Nograles. So maraming nang pag-usapan about COVID-19, of course, but meron din siyang nabanggit na NBI cyber crimes and BSP reported that phishing attacks has increased 100%. So totoo po 'yun. Even the independent medyo may nakita yung mga ganung phishing attacks. Hindi naman siya nawawala, but nandun siya parati. So, ang nangyayari, tinitake ang advantage ng mga cyber criminals yung sitwasyon natin sa COVID-19. So, for this video, ang medyo interesado akong pag-usapan ang phishing attack sa banking and financial sector. Kasi, syempre, pag nabiktima tayo o yung mga ibang kababayan natin, medyo financial na po yun. Pera po pinag-uusapan doon, hard-earned money. So, ang isang kasi importante natin malaman or dapat natin gawin, dapat intindihin natin kung anong phishing, kung paano tayo mag-improve, mag-recognize ng mga ganong phishing attacks. Madali naman siya actually, but it requires willingness na dapat alamin talaga natin kung ano yun. So, ano bang phishing? Ang phishing ay isang uri ng cyber attacks na it uses social engineering. So, again, may iba ko naman term, social engineering. Ito naman yung social engineering na gusto ko siyang i-explain in layman's term. Bali, ito yung paraan or tricks ginagamit ng cyber criminals para makapangloko, para magkamali yung bibigay nila na ibigay yung personal information or kahit yung username and password ng login sa online banking. So yun. Yung social engineering. So ang phishing, ginagamit ng social engineering in order to get or gather personal information or and also login sa ating mga online banking. Well, we understand not all user or customer nag-online banking. Yung ba, medyo ayaw pa rin, di ba? Pero yung mga nag-online banking, dapat natin maintindihan na may threat sa ganun. Okay? Yung phishing attacks. So, paano bang ginagawa ang phishing? So, basically, ang phishing ay inumpisahan yan sa huwag natin kalimutan din ng hacker pala ay nag-research din pala. So, ang ginagawa niya, nag-research sila kung sino bibiktimahin nila or sa tingin nila kung ano yung malaking chance na kumita sila, which is ngayon, nakita nila yung COVID-19 na pandemic na siyempre maraming gustong basa, maraming sa bahay, mga ganyan. So, basically, ang ginagawa ng hacker, iisip sila kung anong gusto nilang targetin. Pangalawa, kung ano yung paano sila mag-collect ng email addresses kasi papadala nila kasi yan ng email. So una, maraming sources, may social media, may mga iba binibili ng hacker din yung mga email address na to na na-collect ng mga ibang criminal din. Yun, na-collect nila, nabibili nila, yun yung way nila to gather emails. Pangalawa, pagkatapos sila gather yun, mag-compose na sila ng magandang email, yung pagkasulat nun. Hindi perfect, pero marami na bibiktima. So, since ang focus natin ay banking sector, usually ang ginagawa ng mga yan, nagkasulat sila ng about, kunyari, ang laman ng message nila ay, someone attempted to log into your online banking, mga ganyan. Or yung iba naman, we are from the bank, we are updating the system, kailangan mo mag-update din. Yun yung mga karamihan sa mga content. Ngayon, pag hindi familiar yung
yung makareceive noon, baka mag-login talaga siya. Ang problema, pag mag-login siya, pag-click, open yung email niya, pag-click niya doon sa URL doon papunta sa banko, kunyari, nakamukha talaga ng banko yung website. So mag-input siya doon. Lahat po ng input doon ay makapunta po yun sa website ng hacker or sa database ng hacker. So yung ganun po yung phishing. So, paano ba natin maiwasan mga yun? Noong una, kailangan natin intindihin o dapat alamin natin talaga kung ano yung website ng banko natin. Diba kunyari, metrobank.com.ph, alam natin yung dapat. Or bpi.com.ph, or dati may bpiexpressonline.com. So, sa email pa lang, pag makita mo yung sender kung sino, tapos kunyari, metrobank, hindi naman metrobank.com.ph, automatic na po yun, phishing na po yun. Kailangan po yung familiar po tayo sa ganun, sa website ng banko natin. Tapos, kailangan din natin na i-alam or dapat natin na sa ngayon, dapat alaman natin na ang banko ay hindi nanghihingi ng personal information sa email. Kunyari, magkasabi, kailangan mong update, type mo dito yung details mo. Walang ganun. Kung may mag-update man, dapat sa banko mismo. Punta yung tao mismo sa banko. So, hindi pa tayo ganun ka-high-tech na sa email ina-update. Hindi pa po. Siguro, eventually, may mga secured way na rin, pero hindi pa sa panahon ngayon. Okay? So, pag makatanggap pa ng email, then hindi ka naman sigurado kung ano yun. Either ignore mo na lang, or tumawag ka sa banko natin, sa banko mo. So kasi yun yung pinaka-safe, hindi ka na sigurado gagawin pa natin yung pag-fill up dun sa update of records daw. So yun yung isa. So ano pa na pag-usapan natin? Dapat alam natin ngayon na walang naghihingi ng account sa or update ng information sa email. Wala pong ganun. Pangalawa, yung sender, kailangan check mo kagad sa email kung ang sender ba ay yun ba yung email address ng banko. Di ba nabanggit ko kanina, pag metrobank.com.ph, dapat ang sender mo, metrobank.com.ph, hindi metrobank.com.account.com, mga ganyan. Diba, maraming ginagawang ganun ng hacker eh. So, hindi dapat ganun ang address. Okay? Then, pangatlo, ano pa ba? Napag-usapan din natin na pag hindi sigurado, huwag natin ituloy. Magtanong na lang tayo. Okay? So, yun. So, yun yung mga basic. Actually, marami pa siyang iba. Pero yun muna siguro. Kasi ayaw ko rin na bigyan yung ng maraming information masyado yung i-absorb ang isang nanonood dito. So, kasi unti-unti lang. Okay, so yun lang. Thank you for watching. And hopefully next time, ma-breakdown pa natin yung tungkol dito. Thank you.